Patindi ng patindi ang galit ni Sharon Cuneta at handa nga daw siyang ubusin ang kayamanan makamit lang ang hustisya. At eto na nga, sumambulat na ang mahabang PC ng pasensya ni Sharon Cuneta. 2 ibon sa 1 putok agad ang sinentruhan ng megastar sa kanyang pagpupuyos sa damdamin bilang pagtatanggol sa kanyang pamilya. At una ay sa bastos na lalaking si Sunny Alcos na nagsabing kung bata-bata pa lang ito ay tiyak na hanapin niya si Frankie Pangilinan para humingi na ng tulong sa DOJ si Sharon para tuntunin ang tunay na pagkatao nitong si Sunny Alcos para kasuhan at turuan ng leksyon. Nasa UK pa lang ngayon ang nambastos sa kanyang anak. Binura na rin ito ang nagbabantang post tungkol kay Frank, ang 2 binigyan ng panahon ng megastar para sa routine. Ang mga paninira sa kanya ay ang dati niyang publicistang si Ronald Carvalho. Nagkamali ang reporter. Sa paulit-ulit na pagbira, hindi lang kay Sharon kundi maging sa kanyang asawang senador at mga anak. Ang akala ni Ronald ay pinalalampas lang. Yun ni Sharon, pero kompleto pala ang pruweba ng singer-actress sa mga paninirang inilalabas ni Ronald Carvalho sa kanyang Facebook. Hindi pa tiyak kung saan ahantong ang galit ng megastar, pero sa kanyang mga pahayag ay sinabi niyang maikipag-ubusan siya ng naiipon para mabigyan ng hustisya ang mga paninirang inilalabas ni Ronald laban sa kanyang asawa at mga anak. Tinawag niyang walang utang na loob ang reporter. Mapag-invento ng mga istorya kahit nung magkatrabaho pa sila. Hindi naging ugali ni Sharon ang manumbat, pero naliligo ngayon sa pangungonsensya ang reporter sa mga inilabas na kwento ng taong palagi nitong sinasaktan na idinadaan pa sa mga blind items. Ewan kung paano sasalagin ngayon ni Ronald Carvalho ang mga inilabas na revelasyon ni Sharon Cuneta na kumpleto sa mga ebidensya at hindi basta laway-laway lang. So anong masasabi nyo dito sa aking video, guys? Comment below para sa inyong mga reaction. And don't forget to subscribe kung bago kayo sa aking channel. And like and share nyo na rin, guys. Thank you for watching. Love you, guys.